Hello guys! Welcome sa Math ni Kuya. Ang pag-aaralan natin ngayon dito sa Math ni Kuya channel ay ang tungkol dito sa both and continuous one-way slab minimum thickness. So, ang tungkol sa slab po na meron pong kadugtong sa kabilang gilid, no? So, pag-uusapan po natin yan, yan po yung kukomputin natin. So, yung minimum thickness po niya. So, iba po yung computation niyan dun sa nakaraang mga video natin. Pag-usapan din po natin kung ano po yung mga given natin, no? So, kung yung weight of concrete natin is 2,400 kilograms per cubic meter at yung grade ng reinforcement natin is 350, hindi na po kagaya ng grade na ginamit natin dati na 415, no? Kung grade 350 reinforcement ang gagamitin natin, imumultiply po natin yan sa 0.4 plus FY divided by 700. So, ito pong FY pong ito, ito po yung yield strength po ng steel natin. So, ito po yung grade 350. So, kaya pag minultiply po natin yan, is equal to 0.4 plus 350 divided by 700. So, napakasimple po nitong ito pong ipang-multiply natin ito kasi 0.4 plus FY. So, yung pong FY 350 divided by 700, 0.5 na po yun, no? So, ibig sabihin, 0.5 plus 0.4, 0.9 lang po pala. So, yung imi-multiply natin dun sa formula po natin ng minimum thickness na gagamitin natin. So, yung length po natin ang gagamitin natin is 3.5 meters or 3,500 millimeters. So, yun po yung length ng one-way slab natin, both and continue. Okay, so punta na po tayo dito sa computation, no? So, gaya po nung sinabi ko kanina, yung given natin na weight of concrete is 2,400 kilograms per cubic meter. Yung gagamitin po natin grade, hindi na po 415, grade 350 na po yung reinforcement natin. Pag ganun po, imumultiply po natin yan ng 0.9, no? So, bakit po 0.9? Kasi po, 0.4 plus 350 divided by 700. So, yun po yun. Or 0.4 plus FY divided by 700. FY po yun na yung mathematical computation po nun, ang answer po nun is 0.9, no? So, yung length po natin ng both end continuous sa one-way slab, ang length po niya is 3,500 millimeter. So, yung minimum thickness po niya is equal to 3,500 millimeter divided by 28 po. So, i-divide lang po pala yung length ng 28. So, ang answer po doon sa 3,500 divided by 28 po, ang answer po doon is 125 millimeter. Kaya lang, gaya po ng sinabi natin, imumultiply po yon ng 0.4 plus 350 divided by 700. Ang answer po doon is 0.9. So, 125 times 0.9 is equal to 112.5 millimeter. Say, 115 millimeter. So, i-convert na po natin, gagawin na po natin 115 millimeter. So, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. At pakishare na rin po sa mga friends nyo, relatives, kung makakatulong itong video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.